Hi guys! Welcome back to my channel. So, bago tayo magsimula, binabati ko kayo na Merry Christmas and Advance Happy New Year. So, tatlo lang yung pag-uusapan natin ngayon. Kung ano yung mga gamit na bakal, kung saan ito ginamit, at magkano. Magsimula tayo ngayon sa kung ano mga bakal na ginamit. Ang ginamit namin na bakal sa dream house namin ni Mrs. Tatlo lang. 10mm, 12mm, tsaka 16mm. So, kung makikita nyo, ito yung kumuha ko ng sample. So, kung titingnan nyo, ito yung 10mm. Pakita ko sa inyo. Focus yan. Yan. Yan ang 10mm. So, ito ang 12mm. So, makikita nyo yung difference, di ba? Makikita nyo yung difference na malaki talaga yung 12. So, ito naman, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, ito naman yung 16. So, ang laki talaga ng 16. Yan. Yan, nakita nyo yan. Ito yung 10, ito yung 12, ito yung 16. Ang pangalawang pag-uusapan natin, kung saan ito mga inilagay. So, magsimula tayo sa malaki naman. Ang 16mm ginamit sa mga column, sa mga tie beam na kaganoon. Nag-connect sa mga column naman, yung mga poste na bumubuhat dun sa mga slab, pader, na hollow block. So, yan. Ito yung gamit. Tsaka, sinalitan ng 12mm. 6 na 16mm, kabilaan, 6, 3 dito, 3 dito, tsaka 4 na 12mm. 10mm yung ginamit na stirrup. Panoorin natin to. Yung type yung taas. Bali, ilang natin itong 3 na 1, 3, 4, 8, 10, 12, 12 na brace. Para kapit-kapit sila. Ito yung nakapasok pa siya dito sa ang galing din. So, kapit-kapit sila. So, yan guys. Nakita nyo na kung saan nilagay yung mga stirrup at kung gaano karami yung stirrup na kinabit at kung paano sila nagkapit-kapit sa taas. Additional, for 16mm, ito yung ginamit lahat ng puting na ginamit dun sa tinatayuan ng column. Marami silang nagtutulong-tulong para mabaloktot to. Kailangan kasi baloktotin yan, kailangan baloktotin pa ganun para pag higa dun sa parilya, itatali nila. Yan, nag-uukay sila. Yan, may top shot pa pala ako, hindi ko lang napakita nung last video. Lalagyan na ng beam sa baba para yun ang sasalo dun sa mga hollow block. So guys, ito yung 10mm, may gamit pa ito. Ito yung ginagamit ng mga dowel. Pagitan ng dowel sa hollow block, this around 40 cm to 60 cm. Tapos, every third layer ng CHB or hollow block, maglalagay sila ng horizontal. 10mm ang gamit doon. Yung normal na nakikita natin na latag ng hollow block is ganito, di ba? Diba? For example, latag siyang ganyan. Latag siyang ganyan. Latag siyang ganyan. Tapos, kukunin niya to. Kukunin niya yan. Tapos, putol siyang ganon. Putol siyang ganon. Tapos kukunin niya ulit to. Kukunin niya ulit yan. Kukunin niya ulit yan. Tapos putol siya doon. Putol siya doon. Yan yung typical na nakikita natin sa latag ng pader ng residential na bahay. Ang tawag dyan is running band. Running band. Sinerge ko lang yan eh. Hindi ako architect, hindi ako engineer. Sinerge ko lang yan. Running band pala ang tawag dyan. Bago kami magpatayo ng bahay nga ni Mrs., nag-research din kami. May nakita ako nun na bahay na ganito siya. As in, ganyan siya. Diretso siya, oh. Ganyan, oh. Ganyan, as in, ganyan. Pantay-pantay. Di ba ang typical, hindi pantay-pantay? Ito, hindi pantay-pantay, eh. Palaging nasa gitna nung CHB or hollow blocks. So, yan. Ang tawag pala dyan is stack band. Yan, pareho tayong natututo. Kasi ito, kala ko, ito, mali, meron pala talang ganyan. Pero, typical na ginagamit sa isang residential na bahay, puro ganito. Running band. Ayan ha, meron tayong natutunan ha. Mag-aaral tayo palagi. Additional ko na lang guys, ito yung sinasabi ko na yung gamit ng 10mm. Ito yun o. Oh. In every third layer, 1, 2, 3, in every third layer ng CHB o hollow block, merong horizontal dyan. May horizontal na bakal dyan. 10mm yun ang gamit. Tapos, susuksok yan ganyan eh. Susuksok na ganon. Pagtataliin yan. So, 10mm din yun.
So may pagitan niyan. Ang pagitan niyan, hindi ko na sinukat, pero ang pagitan niyan, 40 cm to 60 cm. So ayan, malinaw tayo doon ha. Ang gamit ng 10mm, ang gamit ng 10mm, pang-dowel, tsaka pang-horizontal sa laying ng JHB. Yung sinasabi ko, top shot to ha. Top shot ng ano. For example, lakatayo yung poste. Lakatayo yung poste. Ito yung makikita mo sa taas. Yan. 16, tapos 16, 16, 16, tapos dalawang 12, dalawang 12. Yan yung, ganyan yung forma dun sa taas. Ngayon yung forma. Ito 16, kaya yung 16, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 16 na bakal na 16 mm na bakal, 6. Tapos 12 na 12 mm na bakal, 4. So sa isang column, 10 bakal 'yung nakalagay diyan. Pagdating naman sa puting, guys, ito 'yon, ganito 'yung puting sa ilalim. So, hindi ba last time nasabi ko sa inyo, ang hukay is 5 feet. Ang lalim niyan, hindi ko sinabing kung 5 feet lang. Kinuha nila yung pinakamalalim. Para ang pwesto ng cube, ganito. Ganyan. Para pag nilatag yung parilya, lahat yan 16mm. Pag nilatag yan dito, yun. Panoorin natin to kung paano nilatag yun yung parilya. Pag-uusapan natin kung magkano yung mga bakal na 10mm, 12mm, 16mm. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sasabihin yung hardware. Ang sasabihin ko lang, hardware 1, hardware 2. Ang hardware 1, ang presyo niya is sa 10mm is 126. Sa hardware 2, 130. Mura siya ng 4 pesos. Si hardware 1. Ang presyo nila is 182 tsaka 185. So, 4 pesos sa 10mm, 3 pesos sa 12mm. Oh, so si hardware 1 yung doon ka bibili ng 10mm tsaka 12mm. Pagdating naman sa 16mm, 322 si hardware 1. Si hardware 2 naman, 310 lang. Yun naman, ang gagawin mo naman doon ka bibili ng 16mm. Kasi 12 pesos naman ang kumurahan niya. Pero bibigyan mo rin siya ng consideration si hardware 2 kasi minsan pwede kang mangutang. Kasi may mga hardware na pwede kang pautangin or pay later ang nangyayari. For example, na-text lang ako, order ako ng benting 16mm. Samahan mo na 12, ganun. Yun ang bibigay mo ng consideration kahit mahal sila. Binibigyan ka nila consideration din na te-text ka lang, sabihin mo, pupunta, pagdating dito, si Odi, wala ka pang cash, hindi ka pa nakaka-withdraw. So, sabihin mo, text na lang ako, punta na lang ako dyan. So, yun naman ang kagandaan kay Hardware 2. Kaya minsan, dun na rin ako napapabili kay Hardware 2. So, kay Hardware 1, mura talaga siya kapag naman diretso, bigyan mo ako ng benting
10mm, 20, 12, yung 16, hindi ko talaga kasi 12 pairs yun. Ngayon kung 20 yun, i-computin nyo. Kukumputin yun, yung matatalo sa inyo. Ganun ako mag-budget ng bakal. So yan, na-share ko na sa inyo kung paano ako mag-budget ng bakal at kung paano ko yan nilaro para makatipid. Kasi once na mahal, kahit piso yan na mahal, importante yan kasi marami kang kinukuha. No, for example, nakamura sila ng 3 piso. Sa 100, magkano yung 300? May 2 bakal ka na. Diba? Dapat ganun yung thinking nyo. Na hindi ko mo 3 piso lang naman yun. 3 piso, mahirap yun. Malaki matatalo sa inyo. Tandaan nyo yan. Kaya ngayon, hanggang dito na lang yung kwentuhan ulit natin about sa dream house namin. Next video natin, pag-uusapan natin kung ano yung mga natipid namin at kung ano ang naging problema about hollow blocks. Yan. About hollow blocks naman tayo. Kasi paangat ng paangat na yan eh. Pagtapos ng poste, angat na ng hollow blocks yan. Ano ba ang problema sa isang hollow block? Yan. Pag-uusapan natin yan. I-share ko kung anong ginawa namin at i-share ko rin isisingit ko lang ng maliit pero importante, isisingit ko yung kung paano kami nakatipid sa tubig. Kasi probinsya to, magugulat kayo, meron pa pala. Di ba? Magugulat, meron pa palang ganun. Kaya ngayon guys, hanggang dito na lang yung usapan natin. Again, Merry Christmas and Advance Happy New Year. Then, salamat nga pala kay Ochis Mayanos Varieties. Kung gusto nyong bumili ng Mayana, located siya sa Kaypumbo, Santa Maria, Bulacan. O kaya i-PM niyo lang, ilalagay ko sa description sa baba kung ano yung page nila para ma-private message niyo. Kaya ngayon guys, see you sa next video ko.